halo, parintay na halo. Ayan. Itong malaking braso ko, lalong lalo dito. So, medyo malapot na siya, guys. Nararamdaman ko na yung kunat ng ube. Watch me. Just follow every move. Touch me. Hello guys! Good morning! So ngayon guys, meron akong gagawin dahil kagabi, habang nag-aayos ako ng fridge namin, may nakita akong ube. So ngayon, gusto ko siyang gawin at gagawa tayo ng ube halaya at excited ako siyang gawin kasi matagal ko na siyang hindi nagagawa ulit dahil yun yung paborito din ng mga anak ko. Kaya lang, di ba, syempre, mahirap gumawa ng ube halaya dahil ang hirap maghalo. So ngayon, gagawin ko siya para meron na naman kaming panibagong dessert. So isasama ko na naman kayo sa aking kusina at may inayos lang ako dito sa taas sa kwarto namin dahil mamaya aalis din ako. So gagawin ko muna yung ube halaya bago ko umalis para mamaya ready na yun, malamig na. Pagdating ni Labski ko, eh meron na naman siyang bagong dessert. So ngayon, isasama ko na naman kayo sa aking kusina kaya bababa na ako para maumpisahan ko na nga yung aking ube halaya na yan. So, i-prepare ko lang yung aking ingredients. Pero, ang alam ko guys, lahat naman tayo ay marunong gumawa ng ube halaya. So, may kanya-kanya nga lang tayong style sa paggawa. Pero yung sa akin, eh simple lang naman. Dahil pambahay lang naman yan. Hindi naman siyang pang-negosyo. Kasi minsan pagka-pang-negosyo, di ba, marami kang pwedeng ilagay para mas laging sumarap. Pero yung sa akin, simple lang, pero masarap naman siya. Kaya naman, gustong-gusto yun ng mga anak ko. Tsaka ng nilabski. So, gustong-gusto nila yan. So, gagawa ako ngayon bago ko umalis para mamaya nga malamig na yun. So, uumpisahan ko na yun gawin at bababa na nga ako para pumunta sa kusina. So, sasama ko na naman kayo sa aking kusina, guys. Ito yung aking ube na nakita sa freezer kagabi. Ayan. Cross purple yam. So, may tatlo ko ritong balot. So, gagawin ko siya. Dinipros ko na siya kagabi dahil para mas madali ko siyang timplahan ngayon. Kaya, yan yung gagawin ko. Buti na lang may mga stock akong halo dyan. So, meron ako ditong condensed at saka yung gata. Meron ako. So, ngayon, pwedeng-pwede ko siyang gawin dahil mamaya pa ako mag-grocery. Hintayin ko pa si Labski dahil hapon pa siya uuwi. So, gagawa muna ako ngayon. So, ito guys, meron ako ditong condensed milk, tapos yung coconut cream, tapos meron ako ditong salted butter at yung cheese na ilalagay ko for topping. So, ayan, kompleto na. At kung pagkulang pa tong aking coconut cream, gusto ko kasi masyadong malasa yung coconut cream, dadagdagan ko pa siya dahil may stock naman ako. So, ayan yung gagawin ko ngayon, guys. Dahil talagang tiyak na magugustuhan niya ni hubby ko mamaya pag-uwi niya. Ilalagay ko na siya dito sa aking kaldero. Direct ko na siya ilalagay dito para lulutuin ko na siya. At ilalagay ko na nga itong aking mga ingredients. Buti na lang, meron akong stock. So, ayan siya guys. Oh. Madali ko lang sana siyang lutuin para hindi ako mahirapan. At meron na rin ako lagi ditong plastic na lagi kong ginagawa. Yung aking basurahan. So, ayan. Ang ating gagawin ngayon. Matagal ko na itong hindi nagagawa eh. Tatlong plastic siya, guys. Hindi ko alam kung gaano ito karami. Dumadami naman, di ba, pag kayo nilalagay yung mga ingredients niya. So, ayan. Tapos ko na yan. At isusunod ko naman itong aking mga coconut cream. Tapos lalagyan ko na siya ng condensed milk. Mas masarap, mas maraming gata. So, diba tama-tama ngayon, mag-holidays na, diba? Ito yung mga pinanghahanda. Pero kasi ako, madalas talaga akong gumawa din nito noon. Kaya lang nahinto nga yung paggagawa ko dahil minsan sobrang busy na. So,
Kaya kagabi, nakita ko siya. Eh, matagal na rin naman itong gusto ng mister ko na gumawa ako. So, gagawin na natin siya ngayon. And, ang bango ng gata, ano? Dalawang condensed at saka dalawang coconut cream. Pero pag talagang kulang siya, dadagdagan ko na lang. Buti na lang may butter ako. Kasi kung minsan nauubusan ako ng butter. So mamaya bibili ako para may stock ulit ako. Kasi mamaya pa ako pupunta sa grocery. Yeah. Good luck sa paghalo ko nito. Wala akong katulong maghalo nito guys ngayon. So good luck sa akin. Kinunaw ko tong aking butter ng kaunti. Tapos ilalagay ko siya dito. Ito na yung kanyang itsura. So, lalagyan ko siya ng butter. Tapos, mag-a-add din ako ng vanilla. Konting vanilla lang para mas mabango siya. Ganito yung magiging itsura niya. Pag nilagay mo na yung butter. Ayan, nandito pa yung butter na buo. Okay lang na may buong butter dyan. Dahil mamaya yan matutunaw. So, itong aking purple yam. Hindi siya yung pinong-pino. Kung makikita nyo, meron siyang mga parang buo-buo na ube. So, masarap yan, di ba? Yung pagkangumunguya ka, eh, meron pa siyang buong ube. So, ganyan siya. Ayan yung butter. At papatakan ko siya ng konting, yung aking sandok. At papatakan ko siya ng konting vanilla. Para mas mabango. Konti lang yung vanilla ang ilalagay ko. Magdagdag na lang ako mamaya pagka kinakailangan ko siya. Ang bango. Hindi pa naluluto, mabango na. So, ganyan siya. Meron siyang mga buo-buo talaga na ano, ube. Ayan o, nakikita ko. So, hahaluin ko yan ang hahaluin. Eto na, nakasalang na tong aking ube halaya. At kailangan ko na siyang haluin ng haluin at bantayan para hindi siya masunog. At eto, yung pinakamahirap sa lahat, di ba? Yung maghalo ng maghalo. So, ngayon, ito na siya. Ayan. Kung nakikita ninyo, ayan na siya. Kailangan babantayan to para hindi masunog. So, hahaluin ko lang siya ng hahaluin at hanggang sa lumapot na siya. Maya ito, sasakit na tong kamay ko dahil wala akong katulong maghalo nito. At ito pa naman yung pinakamahirap, diba? So, tiyaga lang para makagawa tayo ng dessert na ube. At yung iba dito, pwede kong ilagay sa halo-halo, diba? Ayan, guys. Haluin natin ang haluin para mas mabilis siyang lumapot. Ito, guys, may nakuha akong buo na ube. Ayan, hindi siya gaano nadurog. So, ito na yung lagay ng ating ube. Medyo lumalapot na siya. Kailangan huwag lang tigilan ng paghalo. Ayan. Itong ubi ko talaga, may mga buo-buo siya. Hindi siya yung pinong-pino. Halo pa rin tayo ng halo. Ayan. Itong malaking braso ko, lalong-lalaki dito. So, medyo malapot na siya, guys. Nararamdaman ko na yung kunat ng ube. So, ganito lang kailangan. Huwag tigilan yung paghalo. Nararamdaman ko na yung sticky niya. Kumukunat na siya. So, kailangan huwag tigilan yung paghalo-halo niya. Ayan, oh. Kaya, continuous lang at babantayan talaga kasi nga baka masunod. Di sayang naman, di ba? Pero yung anak ko, gustong-gusto niya yan yung kaldero. Di ba? Yung pinakamasarap. Nasisimutin mo yung kaldero tapos medyo may sunog-sunog siya. Yun yung pinakamasarap, di ba? So, continuous ko lang yung halo nito para lumapot pa siya ng gusto. Kikita nyo, guys. Ayan, lumalapot na siya. Ayan, ang ating ube. Eto na, sticky na tong ating purple yam. So, sa akin, tama na to yung ganito. At talaga namang malangkit na siya. Halos hindi ko na rin siya mahalo. At ito, ito yung aking purple yam, guys, yung ube halaya. Hindi siya yung talagang malagkit na halos hindi na mahalo, yung parang dough na ginagawa mo na bumibilog siya. Ito hindi. Dahil pag matagal na siya sa rep, lalo rin naman siyang kumukunat. So, gano'n lang yung ginagawa ko sa aking ube halaya. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, ganyan siya. Pero makunat na siya, guys.
Ayan, oh. Gusto ko yung ganito kasi, eh. So, yung iba, diba, gumagawa niya yung sobrang kunat. Ito, makunat naman na siya. Kaya lang, ganito yung gusto ko kasing ube. Na pag matagal na siya sa rep, kumukunat siya ng husto din. Ayan ang aking purple yan. Yung parang sa Baguio, diba, may nakalagay na nasa bote siya. Tapos yung pinapalaman nila sa tinapay, pwede din to. So, ayan ang aking style, ang aking purple yam. At ito, nire-ready ko na rin itong mga lalagyan ko. Nilalagyan ko na rin siyang butter. Ito, natunaw ko na itong butter. Tapos, pinapahiram ko itong mga to para hindi didikit dyan yung aking purple yam. Kasalinan ko na, guys. Ang bango niya. So, ganito. Ayan, oh. Ang lapot niya, diba? Ayan, ang aking purple yam. Uy, may tumulo ata. Maraming container yung malalagyan ko ngayon. Teka, kuha akong paper towel kasi ang init niya. Sa papasok yung kamay ko. Para meron lang akong pansaping dito sa ilalim. Dahil mainit. Uy, may tumulo. So guys, tapos na yung aking ube halaya. So ngayon, ang ginagawa ko, nalagay ko na siya sa container, tapos binabrush ko yung ibabaw niya para makinis siyang tignan. So ganito yung ginagawa ko. So guys, ayan. Ganyan yung ginagawa ko. Binabrush ko yung ibabaw niya na may melted butter. So, para maganda naman siyang tignan. Kumpara dito, yan, itong mga to, hindi ko pa sila na brush. So, ang ginagawa ko guys, ganito. Meron ako diba dito melted butter. Tapos, ibabrush ko siya dito. Parang hinihilot-hilot ko lang siya. Para naman maganda siyang tignan. Ayan, diba? So, ganyan lang yung aking ginagawa. Dahil, para naman siya ay maayos. Diba, pwede mo siyang lagyan ng cheese sa ibabaw. So, ganyan yung aking ginagawa, guys, sa aking ube halaya. Guys, ito na yung aking ube halaya na pinakita ko sa inyo. 6 na container yung nagawa ko kanina. Nailagay ko na sila lahat dito. At ganito ako gumagawa talaga ng ube halaya. Sa yung sarili kong style lang to, guys, ha. So, ngayon, sana naman nag-enjoy kayo sa aking vlog today. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel at napadaan ka, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo lang lagi yung red button para lagi ka nanonotify sa aking mga bagong videos. Maraming salamat guys! See you next time! Bye-bye! I did a lot of